Good afternoon, ladies and gentlemen. Our guest for this episode is the Queen of Talak Serie, Ms. Amy Perez. Hello. Hi. Good afternoon, Stanley. Nice to meet you. Ganon. Kayo na magkwento sa amin, paano kayo nagsimula sa showbiz? Ganon ba? Umpisa-umpisa o ganito na lang kasi mga halata ang edad ko. Basta panahon ng hapon yon, nung naging, when Douglas Quijano, the late Douglas Quijano, asked me to join the group of Palibasa Lalaki. So after noon, nagmo-movies din ako sa Viva Films. Tapos, I was doing a variety show, Kwarta o Kahon pa nung una. And then ABS got me to do Sa Linggo na Po Sila and the rest is history. Sa mga topics na yung mga na-handle nyo ng mga problema, ano yung pinaka-wild, yung mga pinaka-kakaiba? Because of this show, ha, talagang nalaman ko at na-discover ko na kung ano ang problema ng bansang Pilipinas talaga. Una, wala tayong enough budget para sa education. Pangalawa, walang enough budget para sa health. Pangatlo, talagang sobrang mahirap ang buhay ng isang mahirap. Ayan. Pang-apat, talagang, ano ba, kaya pagkatanungin mo ako kung ano yung pinaka-wild sa papanong paraan, kasi sa akin, ang pinaka talaga hindi ko makalimutan yung nanay na kinakadena yung anak niya sa pagdisiplina, na akala niya tama yun, tapos yung mga away ng mga kapatid tungkol sa mga lote, yun. Dahil sa dami ng ginagawa niyo, paano kayo mag-relax? Paano kayo mag-unwind? Every after each episode, actually, nangyayari, nag-break kami ng mga 30 to 1 hour. Tapos, wala lang, ito, higa ako dyan. Mag-Facebook, mag-Twitter, ganyan. Ah, mahilig kayo mag-internet? Oo, makikinig ng music, minsan magpapamasahe. Kasi syempre, kailangan ko rin i-detox yung sarili ko. So, yung napag-usapan natin yung pag-hosting, sino ang idol niyo na TV host? Siguro si Oprah pa rin kasi siya talaga yung ano eh, yung nakikita mo that there is may puso dun sa ginagawa niya, gusto niya yung ginagawa niya. Sa local ho? Sa local, it still is Boy Abunda, syempre, but ever since nung bata pa lang ako, lagi ko pinapanood si Cheche Lazaro. Mm. So, ano bang mga hilig niyo, bag o sapatos? Dati, bag. Tsaka sapatos din, at tsaka relos. Pero syempre, nung nagkaanak na ako, natigil na lahat yun. Pwede ba namin malaman kung ilang pares ng sapatos ang meron nyo sa bahay? Ako, hindi ko alam kung ilan meron. Hindi nyo mabilang? Hindi naman siya siguro lalagpas ng 30. Hindi naman ganun. Pero namamasyal kayo sa mga divisorya? Oo naman. Oo, nung birthday ng anak ko, lahat ng mga souvenir for the birthday, binili ko sa 168. Magaling ako sa ganyan. Magaling yung makipagtawaran? Oo, magaling ako. Kung yari yung halagang 500, paano yung tatawaran ng mga 250? Ay, hindi naman ganun kababa. Sobrang naman yun, Stanley. Mga hanggang 300 lang. Hanggang 300 lang. Baka naman sampalin ako na nagtitig na yun. Bibigyan ko kayo ng multiple choice. Rank nyo lang from 1 to 3. Palibasa lalaki. Kabuhayang swak na swak, or sangliguda po sila. Paano ko irarang? Rank niya from 1 to 3. Siguro it would be Palibasa Lalaki pa rin 1, kasi that started my career. 2, siguro Sa Linggo na Po Sila din, because that started my career as a TV host. And 3, Kabuhayang Swak na Swak paved the way for me to crossover entertainment and news. So, ano pang beauty queen ba yung sagot? Wala ho kayong, hindi nyo pag-iisipang pumunta ng mga public office, ganyan. Ngayon, hindi. Ayun, dahil alam nyo na yung mga problema. Sabi nga nila, di ba, kung meron ka daw kagalit na tao, sabihin mo sa kanya, tumakbo siya bilang isang politiko. Wala naman sigurong may galit sa akin. Wala ho kayong... Pero hindi, I feel na makakatulong naman ako na hindi ko naman kailangan maging, politiko. Hindi ko nakikita yung sarili ko na gano'n. Nung bata kayo, meron kayong slam book? Oo naman. Ikaw, meron? Meron. Anong madalas ang sinasagot nyo sa motto in life, yung mga ambition in life? To be a successful woman. to be a successful woman. Ganun lang laging sagot doon. Miss Amy, anong papayo nyo sa mga, yung mga nag-aaway, mga nagkakatampuhan? Kailangan ba dating pa sa face-to-face? Paano ba sila? Depende na yun sa kanila kung anong gusto nilang mangyari. Kasi talagang merong iba, believe it or not, sumusulat talaga sa amin at sinasabi na gusto na talaga nila na mag-guest sa face-to-face. Mag-guest o baka gusto lang nila ma-TV. Ngayon din. Kasi alam mo, I also realized in this show na lahat tayo, meron tayong ugali or pag may sinabihan kita ng masama.
gusto mo rin napatunayan or ipaliwanag ang sarili mo, di ba? So, sila din, gusto rin nilang gano'n, na pag nasira yung pangalan nila sa isang barangay o isang baryo, dahil apektado sila doon sa chismis, gusto rin naman nilang i-redeem yung sarili nila. Sa tatlong tagapayo, may attorney, may pare, saka may isa pa ho, yung doktor. Doktor. Kanino kayo hihingi ng payo doon sa tatlong yun? Ah, siguro yung doktor. Yung doktor. You know why? Kasi may course talaga, nung nag-aaral ako sa college, is AB Psychology. Hindi ko lang siya natapos. Saan po kayo? I have one more year. Sa siya na college. Yun yung palda yung start, di ba? Hindi, buti. Ano ka ba? Sa harap ng studio ni Fernando po. Ay, oo, yun yun. Kasi may nadadaan ako, stripe, yellow puti, and blue tapos, na. Tapos, yung tie yung stripes, na black and white. Magaganda raw mga estudyante rin. Oo naman. Kaya napapadaan ako palagi. Sa ano ka ba? Sa SFDM yun. San Francisco Del Monte. Ito na lang. Sa mga nanonood, pwede niyo humbatiin yung mga fans niyo. Pwede niyo pasalamatan. Maraming salamat sa lahat ng mga sausawero at sausawera dyan. All over the world. Nako, napakarami niyo na. Maraming salamat talaga. Maraming salamat po. Kasi hindi namin talaga akalain na magiging ganito kaganda ang suporta niyo sa face-to-face. At sana kayanin ko pa lahat ang problema ng tao, di ba? Thank you, Miss Amy. Thank you din. Thank you so much. Maraming salamat, Stanley. At good luck sa show niyo. Thank you.